pagbuga ng ashfall at ilang pagyanig naramdaman sa ilang bahagi ng Cavite hanggang Tagaytay kagabi. Samantala, ilang mga sasakyan naging pahirapan sa pagbiyahe, palabas at pagpasok ng Tagaytay. Alamin natin ang naranasan ni News o Eagle News reporter Erlo Bringas at ng kanyang team sa Tagaytay at narito ang kanyang report. Alas 10 ng gabi ng Linggo nang makarating ang aking team sa bahagi ng Imos at Dasmariñas, Cavite. Habang papalapit kami sa Tagaytay, mas lalo naming naramdaman ang tindi ng pagbuga ng ashfall. Ilang mga sasakyan ang halos mapahinto na sa gilid ng kalsada dahil nagsisiro visibility na sa daan na sinabayan pa ng pag-ulan ng putik. Mabuti na lamang, mayroong mga fire volunteers ilang metro lamang ang layo pagpasok sa Tagaytay. Lahat ng pumapasok at lumalabas ng Tagaytay na makapal ang alikabok sa sasakyan, lalo na sa windshield, agad na binubugahan ng tubig. Okay, at 11:39 na po ngayong gabi at yan yung nakikita dito sa likuran ko. Ito yung mga fire volunteers, maging yung isang simbahan dito ng isang relihiyon ay tumutulong na para magbomba ng tubig dito sa mga sasakyan na galing dito na palabas na nga nitong Tagaytay. Miski kami ay napatigil na rin dito sa area dahil doon sa kapal nung abo. Ito pati sasakyan namin, hindi na kinaya yung kapal ng abo kaya ninabuti na muna naming tumigil. Pati itong sahig, oh, ito, ayan o, oh, halos mabalot na ng buhangin. Itong buong paligid ng kalsada dito, papasok pa lang ng Tagaytay. Ganyang katindi yung bumabagsak na abo ngayon at miski yung balat mo ay maiirita at mahahapdian. Ayon sa mga nakausap naming fire volunteers, handa silang magbigay serbisyo sa ating mga motorista para din sa kaligtasan ng mga ito. Paano ho gagawin nyo kapag naubos na babalikan, balik-balik lang? Hindi, malapit kami sa hydrant. Ah, okay. Kaya dito kami pumuesto, malapit kami sa hydrant para hindi na maubusan ng tubig. Ngayon lang to nangyari. Nang mapasok namin ang Tagaytay, kapansin-pansin naman ang madilim at saradong mga establishmento sa lugar. Walang kuryente hanggang sa ngayon dahil sa banta ng matinding ashfall. Inikot namin ang ilang kalsada sa Tagaytay pero hindi pa rin kita halos ang daan dahil sa ashfall. Masangsang at masakit sa balat kapag nadikitan ka nito kaya kailangan mo agad na hugasan. Habang lumalalim ang gabi, sunod-sunod naman ang malalakas na pagyanig ang aming naranasan. Kada makalipas ang halos 15 minutos ay halos nakakaramdam ng malakas hanggang mahinang pagyanig sa lugar. Kinaumagahan, mas nakita ang pinsala ng ashfall. Bagamat tumigil ang ashfall ay halos black and white lamang ang kulay na makikita sa buong paligid. Ang mga residente tila balik sa normal ang kanilang pamumuhay. Nagmistulang namang tourist attraction sa mga residente at mga turista ang pagbuga ng usok ng Bulkang Taal. Kanya-kanyang picture ang karamihan. Dahil dito agad nagsagawa ang Taal Volcano Interagency Coordination ng isang meeting para i-assess ang kinakailangan pang gawin lalo na sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng ashfall. Ayon sa PBOX, pasado alas 2 ng madaling araw ng Lunes, nagsimula ng magkaroon ng magmatic eruption. Sumirit na ang lava ng 750 meters. Nagkaroon na ng lava fountain mula sa vulkan. Posibleng magkaroon naman ng tsunami ayon sa PBOX sakaling lalo pang lumala ang volcanic activity ng Taal Volcano. Dahil dito, agad naman pinag-utos ni Senator Francis Tolentino na magkaroon agad ng paglilinis ng kalsada sa mga lugar na hindi madaanan dahil sa kapal ng puti para makapasok ang tulong lalo na sa mga lugar na kinakailangan hatiran ng tulong. Hindi, ang ibig sabihin nun, asap yung paglilinis para mapabalik agad kahit pansamantalang normalcy ng mga lansangan. Pero kagaya ng sinabi ng PBOX, hindi natin sigurado kung ganun katagal pa ito. So ngayon ding araw na ito, magsisimula ang DPWH kasama ang Philippine National Police para maklear yung mga lansangan na may mga putik. Ang nangyari kahapon, inilikas yung mga nandoon sa pulo.
yung pulo, Volcano Island yun ng Talisay, barangay yun eh. So ang paglipat nila, dinala yun sa lakeshore, hindi pa yun yung final destination nila. Kailangan pang ilikas mo ulit dahil pasok yun dun sa 14 kilometer radius. Pinaghahandaan na nila ng LGU at mga kinauhula sakali na itaas ng PBOC sa Alert Level 5 ang lagay ng Bulkang Taal, kaya't magdadagdag pa ng mga evacuation centers sa lugar. Madami pa mga residente ang matitigas anila ang ulo at pilit bumabalik sa kanilang bahay kahit napakadelikado. Wala anilang papayagang bumalik sa mga bahay sakaling lumalapang sitwasyon. Depende nila sa forecast ng PBOX kung dapat naman bumalik sa mga bahay ang mga apektadong residente. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabangka patungo ng Volcano Islands. Yung mga bumabalik, yung mga alagang hayop nilang ang kanilang gustong pangalagaan. So ngayon, gumanda-ganda yung panahon, siguro hindi maiwasan mag-isip yung iba na babalik, pero may direktiba na ang kapulisan na pigilan yun. Mula sa Tagaytay, para sa Eagle News, Earl Bringas, I'm 1 with 25.